Besperas ng bagong taon ngayon at dito talaga sa amin hindi mawawala itong paboritong kakanin ng mga taga Mindoro. At eto nga, magluluto nga kami ng malagkit, sumang malagkit. Sa paggawa nga nitong sumang malagkit, unang ginagawa, pinapakuluan muna itong kakanggata pagkatapos binubuhos dito sa malagkit. Bali, tatlong kutsarang asin nga lang pala nilagay ditong pampalasa. Pagkatapos, ayan, hahaluin lang hanggang sa maghalo-halo. Yung nanay at lola ko nga pala ang laging magkatandem sa paggawa nitong suman. Talaga namang sa kahit anong okasyon nga, papabirthdayhan, binyagan, punsyunan, at kahit ano pang okasyon, laging aring lola ko nga ang gawa ng suman. Talaga namang kahit nga pikit yan ay pagsagagaling gumawa ng suman. Eto talagang suman ang hindi mawawala sa amin, lalo na kapag ganitong bagong taon. Bata pa ata ako, eto na talaga yung pagkain hindi mawala-wala sa amin tuwing handaan. Eto rin ngayon palagi naming baktot kapag namamasko kami sa aming mga ninong at ninang. Nang makatapos nga silang gumawa ng suman, ayan, sinalang na, mga 4 na oras nga pala ito bago pa maluto. At dahil balak nga din namin gumawa ngayon ng buko salad, ayan, pinakuha ko nga ng buko yung mga kapatid ko dito sa may palaya namin. Napakaulan pa rin talaga ng panahon ngayon, kaya ayan, mukhang basang sisiw pa nga rin sila. Pagka-uwi nga nila dito sa bahay, nag-umpisa na rin ako magawa nitong buko salad. Nung bata talaga ako, lagi ako nangangarap na sana meron kami laging buko salad kapag bagong taon. Kaya simula din talaga nung nagkatrabaho ako, ito na talaga yung hindi mawawala sa amin kapag New Year, itong buko salad. Naalala ko rin nga nung mga bata pa kami pag nagagawa ng buko salad yung nanay ko. Abay, ang lahok lamang nun ay buko, sago, gulaman at saka gatas na burr brand. Abay, ayos na rin nga naman nun eh, talaga namang matatawag na buko salad nung mga panahon na yun. Nga, ngayon din lang nakakagawa-gawa ng garin kumpleto ricado ng buko salad. At arin na nga ngayon ang aking version ng buko salad. At nung hapon ngayon, napagdesisyon na namin mag-asawa na lumabas man lamang ng hawan at palagi na lang nasa bundok. Bibili lang din kami ng mga prutas tapos ilang paputok. Dahil minsan lang din kami dito sa Pinamalayan at ang hirap din na nga magbiyahe, sabi ko sa asawa ko, dumaan na kami dito sa Maysara. Kabilin-bilinan nga din ng nanay ko na bumili nga daw ako nitong tagkis. Mga ilang pirasong tagkis nga lang yung binili ko dahil hindi naman ang uso ito ngayon. Yung mga nanay ko lamang talaga't yung matatanda sa bahay ang gustong pagtagkisin ang mga bata. Nagandahan nga din ako sa mga damit dito na excited tuloy akong lumaki si Kiona para pagdamitin siya ng mga ganito. At eto nga, mga ilang pirasong nga yung napili ko para kay Kiona at binilhan ko na din siya. Pag talaga napapaginda ako dito, puro na lang kay Kiona yung nabibili ko. Kaya sabi ng asawa ko, bumili naman daw ako para sa sarili ko. Ewan ko nga rin talaga pero nakaka-relate din talaga ako dun sa ibang mga nanay. Minsan talaga kapag para sa sarili ko na parang nanghihinayang na akong gastusin. Napakadalang ko na rin talaga makaisip na bumili nga para sa sarili ko. Yung asawa ko lang talaga yung mapilit, sabi niya deserve ko naman daw to kaya pumili na ako ng dalawa. At yan nga yung napili ko, yung isang gray tapos itong color pink. At pagkatapos nga naming bumili, ayan, pinabayaran ko na din dito sa aking asawa. Pauwi na nga kami dyan at nagulat nga ako dito kay madam at sabi niya meron daw siyang regalo sa aking halaman. At dito naman kami dumiretso sa may tindahan ng mga prutas dahil bibili nga ako. At habang nagalakad-lakad nga ni ako, ay meron pang nakakilala sa aking followers daw namin siya, kaya ayan, nagpa-picture pa nga. Simula din talaga nung nagkatrabaho ako, ako na din talaga laging bumibili ng mga ganitong prutas-prutas. Hindi naman sa naniniwala sa swerte, pero ewan ko ba, kinagisnan ko na rin talaga mamili ng mga ganitong prutas-prutas every New Year. Tigka-kaunti at tigi-isang piraso din lamang naman yung binili ko. Masabi nga lang din 12 pieces yung ating prutas. At eto na nga pala lahat ng prutas na binili namin. Pagkatapos nga niyan ay dumiretso naman kami dito sa may parke sa mga nagtitinda ng mga torotot. Eto nga yung kabilin-bilina ng maligalig na bata at may pa-video call pa nga para siguradong bumili ng torotot niya. Panay na nga ang iyak at gusto nang umuwi daw kami at gusto na agad magturotot. Binilhan ko nga lamang nitong maliit tapos ang daddy ay hindi rin nagpahuli at bumili din ng kanyang turotot. Dumiretso na nga din kami dito sa mga tindahan ng paputok at eto lang nga pala yung binili namin, fountain, tapos etong mga lucis daw ito. Eto lang yung mga binili namin, pagkatapos nga niyan ay umuwi na rin kami. Pauwi na nga kami dyan ay meron pa nga nagpa-shoutout mga followers daw namin sila. Thank you po sa inyong panonood. At pagka-uwi ko nga dito sa bahay, eto agad yung inasikaso ko at sinalansan ko na nga agad itong mga prutas na pinamili namin. Pagkatapos ko nga masalansan yung mga prutas, eto namang parigalo ko sa biyanan ko yung sinalansan ko dahil uuwi yung asawa ko ngayon sa kanila. Hindi pa nga kami makauwi-uwi dahil kakagaling nga lang din namin sa trangkaso kaya yung asawa ko na yung pinauwi ko at pinadala ko yung regalo namin. And yun lang for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Happy New Year, God bless.